Hello, magandang araw. Ito yung ating gagawin ko yung kasi 'di ba marami nagtatanong sa akin nakaraang araw kung paano gumawa ay mag-mix ng whipped na walang aftertaste, sabi nila. So, nakagawa na kasi ako kanina, inaisip ko, naalala ko yung mga nagtatanong, kaya sabi ko gagawa ulit ako kahit hindi ko na kailangan yung icing. I-ref ko na lang siya. Pwede naman kasi i-ref yung whipped kahit walang kahit na-mix nyo na siya, i-ref nyo lang. Then kinabukasan, kung gagamitin nyo na siya, is i-whip nyo lang po ulit sa mixer. Okay? Wait lang po. Ayan. Ayan, nakikita nyo na rin naman yung mixer, tapos yung ating, ang tawag dyan? Mixing bowl ba yan? O, ayan. Ito kanina, gumawa na ako, kaya yung sinabi ko kanina, nakagawa na ako, kaya lang naisip ko na may mga nagtatanong kung paano i-whip ang whipped. Kaya gumawa ulit ako ng another half. Wait lang. Ito, kahit hindi na yan linisan, okay lang yan. Kasi kapagawa nyo lang rin naman eh. Ito talaga yung mahirap, yung kapag nag-ano tayo. Okay, kalahati. Tinitigan ko pa nga saan eh. Kalahating kilong whipped. Medyo kulangin siya sa kalahating kilo. Kulangin siya ng kalahating kilo kasi hindi ko nasimot. Mag-add lang ako ng konti para maging kalahating kilo siya, ha? Hindi ko kasi nasimot yon. Yung doon, masakit kasi sa kamay, matigas. Ayan, kalahating kilong whipped ang nilagay ko. Then, ang gagawin ko, i-whip natin to. Okay? I-whip natin na maayos. Medyo marami yung mixer namin. Kasi pang mga pang-apat na kilo to siya, 5 kilong whipped ang nilalagay namin dito. Kung ako sa inyo, bumili kayo ng Sparta. Mag-invest kayo ng Sparta kasi hindi talaga yung mixer. Ayan. Then, mix nyo siya for 1 minute, ha? 1 minute lang. Gagawin natin is i-scrape natin lahat ang gilid-gilid. Kasi ayan yung nagkakaroon tayo ng aftertaste dahil hindi nyo na-scrape ang lahat. Ha? Ay, ano ni mister? Yan, scrape natin. Yan, tapos lagay natin sa whisk. Yan. Tinatanggal ko nga ito. Tinatanggal ko to kasi para yan, teka lang. Ah, okay. Bababa ko muna. Yan. Pagtsagaan nyo talaga. Pagtsagaan nyo. Kasi pag matsaga kayo, doon kayo nakatakuha ng mas magandang produkto. Diba? Hindi naman natin nadadaan lahat sa, alam nyo, mabilisan. Yan. Hanggang gilid-gilid ng ating, ating mixer. Tanggalin nyo talaga. Yan. Pati ilalim. Kinailalim. Tanggalin nyo talaga yan. Kasi baka may mga dumikit-dikit pang, dumikit-dikit na anong tawag dito? Yung whipped na hindi pa nami-mix. Yan. Okay. Lagay natin. Balik ulit natin and mix natin ulit for another 50 seconds. Mga ganon. Pwede nyo nagawin yun. Para mas nila yung mix. Balik-balik pala. Oh. Next, whip ulit natin. Pero ingatan nyo na yung kamay nyo, baka maaasin kayo.
mixing naman, ang gagawin natin is, di ba nakita nyo, masyado na siyang white. Kanina-kanina, di ba, yellowish pa siya. Yung para siyang frying pot or shortening. Yung shortening kasi medyo white na siya. Ito para siyang frying pot kasi puti yung frying pot. Ganyan siya ka puti. Then, kung napapansin nyo, wala na siyang parang oil-oil, yellow-yellow, di ba? I-add nyo yung ating ice. Nilalagay ko is ice. This one is 200 ml ng ice. Yung durog na ice ha, para mas maraming bulyom. Kasi ang ano kasi ni Whippet is mas malamig, mas marami. Okay? Yung bulyom niya. Ayan, after mixing, di ba? Hayaan nyo lang siya na matunaw yung lahat ng ice, na wala nang matitirang ice. Tingnan nyo kung may natira pang ice. Ayun, meron pa akong nakikita. Ayan, meron pa akong nakikita. Kaya ipapatunaw ko siya hanggang sa matunaw siya. Pwede yan mga 3 minutes to 4 minutes. Okay na yung icing natin. Ganun lang kadali mag-prepare ng Whippet. Dapat kasi, hindi yung pag-bake kasi kailangan ano. Dapat halimbawa, ito, experiment ko to kung tama ba ito. Then the next day, mag-experiment naman kayo ng another experiment nyo kung hanggang sa ma-perfect ninyo kung paano nyo gawin yung isang bagay, isang recipe, ganyan. Yan. Kung napapansin nyo, binaba ko. Tapos para ma-check natin kung tama na. Okay? Kung tama na yung ano ni Whippet. O, okay na to. Tingnan nyo kung gaano ka, ano. Diba? Ang ganda, diba? Yan yung tamang mix ni Whippet. Hindi siya ganun ka... O, tanggalin natin. Bigat nito eh. Nabibigatan ako dito. Teka lang. Hindi pa kikuha nga din. Check natin. Ipaganyan ko kasi, oh. Yan, dito. Ayan. Okay na? Ganyan yung tamang pag-mix kay Whippet. Diba? Walang bagsakan to kahit saan nyo to ibiyahe. Ayan. Okay na? Then, sa gilid, diba halimbawa, diba ganito na? Then, once na nag-ano kasi kayo, na hindi nyo in-scrape during minix nyo siya, once na nag-ano kayo, nag-design ng cake, yung mga buo-buo, teka lang, yung mga buo-buo, ang nangyayari, nai-scrape nyo yun, nai-scrape nyo siya,
pag na-scrape nyo yung dito, halimbawa paubos na yung icing, nai-scrape nyo siya during designing, nagdi-design kayo ng cake, ang tendency nun, yung buo-buo na yun, pasasama sa cake tsaka sa icing, ayun yung nalalasahan ng mga ano, nalalasahan ng mga customer ninyo na maanta ang lasa. Syempre, maanta, kumain ka ba naman ng parang frying pot or shortening, hindi ba yun maanta? Maanta talaga yun. Maanta talaga yung lasa, kaya... Kaya maraming nagsasabing, ganito ganon, ganon ganon si Whippet. Pero yung totoo, mali lang yung pag-mimix natin. Yun, sana may natutunan. Please don't forget pala to subscribe my channel. Then mag-leave na rin po kayo pala ng comment. Halimbawa, kung ano yung mga gusto nyong mga procedure, mag-leave kayo ng comment. Halimbawa, gusto nyo ng paano lahat, paano na ninyo ma-troubleshoot yung mga problema ninyo, ask nyo po sa akin, baka makatulong po ako at baka kaya kong gawin, okay? Kung kaya kong gawin, gagawin ko po yon para sa inyo, para naman makatulong lalo na sa mga newbie nating baker dyan. Bye-bye po!